mid-laner. Pwede, pwede. Kala ko tiny mid pa rin, tapos offlane ano eh. Offlane bot, kasama clock. Tapos Phoenix yung position buy. Pwede. Pwede pa rin. Actually, pwede pa rin. Pwede pa rin. Pero kasi NP yung, NP yung kalaban mo eh. Actually, either way, but Rider or Phoenix. Kaya naman tapatan yung NP. Kasi pag tiny pack lamang kasi yung tiny. Mm. In terms of middle lane. Oh. And pack bot rider kasi, makalin si pack. Walang wave para mapatay ni bot. Siguro pag nagkamali lang yung pack, pero... Sobrang ano, no? Sobrang baba ng chance. Diba? So, ngayon, Myth Avenue looking for the last pick here. Sino bang pwede nilang i-carry? Actually, pwedeng carry na yung ni NP. NP, oo. Tapos kuha na lang sila ng offlane. Kuha silang offlane. Siguro, total, sila rin ang ba namang offlane dito. Ano ba yung pinaka-the best? Underlord. Centaur? Centaur, Brewmaster. Kung nagbo-brewman sila. Brew, yes, pwede. Sino ba bang ginagamit? What time laro na Tundra after po neto? Yeah, after po, mga kaibigan. Tundra na yun. One, so, pangalawang series sila. Tama ba, Direk? Oh, ata. Ay, hindi, one eh. After nga na ito kasi 11:13 eh. Hmm. Pwede. Kasi yun yung umpisa eh. Yun yung umpisa eh. Mm-mm. So, yun lang mga kaibigan. Best of fun lang naman yun. Maganda yan. Tutok na kayo ng KuyaNic. Kasi, may possibility na magsabay. Yun ay kung sobrang tagal nitong laban na to. Kung possibility aabot, lang naman yun. Possibility. Kung aabot to ng 1 eh. Pero, I don't think na aabot to ng 1 eh. Akala ko aabot ng 1 kasi sobrang tagal. Sobrang tagal ng mga matches. Kanina. Oh. Tatagal. Pero ito naman kasi, itong kaninang kinas mo, parang mabilis lang din. Mabilis lang din. Tsaka itong game number 1 natin, yes, dito sa Xerxia. So, more playing, okay. So, I was not expecting wala this. Wala naman siya maganda masyadong kukunin. Replicate, I mean, pero... Lina. Lina lang talaga. Siguro stats. Lina lang. Pero isa yun sa mga besero din ng Miracle kasi. So, siguro yun, dahil lang dun. Pwede. So, let's see. NP, Bara. So, binigyan nila yung clock tsaka Batrider, pero meron naman sila Bara, at least another hero na pwedeng tumalon kay Lina. Ang bossing. Mm-hmm. Pero kung isipin mo, si Clockwork, makakontra niya agad si Spirit Breaker eh. Na ano ba yung charge? Na kakag? Oh, alam ko hindi eh. Nakakag yun, matutulak eh. Pag natulak ka, mahihinto na yung momentum mo. Matutulak ka nung ano, nung yung kag nga, yung battery, yung mismong kag ng battery. Oh, pero minsan hindi eh. Hindi kasi lalo pag galing ka sa loob, tapos mag-charge out ka, matutula ka lang eh. Hindi ka maano, hindi ka matutuloy. Ay, sa hindi ano ka matutuloy. Pero pag galing ka sa labas, tapos... Pag galing ka sa labas, tapos nadaanan mo, mausog ka. Maya makita natin kung ano. Tiyo, maganda yan. Parang trumpo doon. Yung pagbuwangga, bigla ka nga atras. Yung mga Beyblade. Pero yun nga mga kaibigan, Myth Avenue Gaming. With your last pick, Morphling. Pa-level 30 na yung Morphling? Oh, Grandmaster na pala. Ibig sabihin, hindi niya hero to, no? Hindi niya favorite to? Hindi nga din favorite yung NP, tsaka yung Pac. Oh, hindi, mga hindi nila hindi favorite yan. Grandmaster. Yung sa search siya, mga blue eh. Tsaka... Ma-plat pa lang, platinum. Mga platinum pa lang. Ayan. GL Roops, sabi ni RR. Yan. Mga nag-exe boys din kasi ito. Boys. Oo, si Rupido tsaka si ano, diba? Ken. Which is Ken. Si Ken po ngayon ay nasa Neon. Na. Oh, Neon? Dito sa ayan. BTS. Shoutout sa Sir Andrew Lagan yan. Ano to eh? Lagi nandito yan. Present. Tuwing nagkakasako. Sino? Si Angelo Ilagan. Yan. Ay, hello, Sir Boot. Si Boss Angelo. Kanina kasama din namin yan. Nakatambay siya sa ano, sa Polaris game. Polaris UDB. Shout out sa iyo, bossing. Yeah. Ayan, magandang kaya gabi. Pala wala daw si Miracle sa Enigma na andito lang daw pala. Relax lang. Ka-name lang. Ka-name. Kung tutusin nga guys, mas nauna si Miracle bago si Miracle. Mas matagal na nagdodota yung si Miracle guys. Ayan na, trivia. Mas nauna sa pro scene siguro. Mas hindi, mas nakilala lang si Miracle. Si Miracle. Yung Miracle naman, nakilala naman siya dati pa yung katutuusin eh. Oo. Diba yung mga Naga, yung lalo yung Naga niya. Naga, kilala yun. Diba yung Naga Regents, sobrang annoying. Wala eh, yun talaga yung pinaka nakakairita dati. Pero yun nga na, pag iwan, lumipas na ang panahon mga kaibigan. Ako din, Jules, di kita iiwan. Sige, shoutout din sa Adrian. Yan. Yo, shoutout kay Boss
Thea Lisette, solid fan ng Kuya Nick yan. Shoutout po sa inyo kay Ate Thea and Jonathan. Hello mga Idol Lords. Thank pero, you sa ating walang sawang pagsuporta. Tama. Yan. Pero pulahan ha. Si Spirit Breaker dito. Pinalaman ba naman ng Fire Spirit? Kinain lahat yung apoy. Ay, lugi ka talaga. Dalawang apoy pala itong kalim eh. Oo. Oh, warak talaga. So, ganun nga ginawa nila talaga, no? So, Tiny Meat ba? Offlane Bat Rider and with the Clockwave. Make sense nga kasi gawa nga nung matchup sa mid. I-matchup kasi sa mid eh. Ang hirap kasi sa mid, Bat Rider, pag nalugi siya sa pack, yung pack mag-own. Oh. Makapagbigay ng space agad early. Eh, kung Tiny Kalay niya, 50-50 lang sila. Kumbaga, yun yung pinaka the best we gagawin ni Pac. Kakabahan pa si Pac. Whereas pagka Bat Rider, hindi man siya ma-own ng Pac, maging okay lang siya sa lane, eh, hindi mo naman gustong okay lang yung lane mo. Oo. Diba? Kailangan mag-dominate ka kahit pa paano. Kung oh, meron chance ang pumalag. Pag Bat Rider ka kasi, once, kailangan talaga dominate ka sa mid. Unless, na-counter talaga hero mo. Yun lang yun. Yeah. Super counter. So ngayon, mga tropa, Tiny, doing a great job dito ngayon sa my mid lane somehow. Gusto lang naman kasi talaga niyan is maharas, makakuha ng experience. Diba? As we all know, Tiny makatulong. Ang dali niyang makapatay. Pwede siyang pumunta other lanes. Pambalagbagan agad, ano? Alam sa bottom lane, mga walang patakas din. Nature's Profit, diba? Pag once ang Abatos, andun yung follow-up ng mga damage. Shoutout mga boss, ayan, shoutout sa'yo, Sir Wilmore Bataon, yan. So, tingin mo, boss, just dapat mo maging carry ang role ni Muerta? Sino yung Muerta? Ah, bagong hero. Ah, yung bagong hero. I don't think, kasi parang in-type siya eh. Pero masyadong ka nang mag-overthink, idol. Wala pa nga lumalabas si mga purpose natin. Advance mag-isip. Hindi, ako talaga tingin ko dyan sa bagong hero, parang Void Spirit lang. Same lang kay Void Spirit. Parang yun lang yung nakikita ko. Pwede siyang mid, pwede siyang support, pwede siyang offlane. Alam mo yung ayoko siya isipin, kasi madidismay ako pag nag-set ako ng expectations eh. Tapos di pala ganun. Hindi pala diba? Ganun. Pero for sure, try muna natin. For sure yan kasi maganda gamitin yung mga bagong hero sa Dota, lalo pag bagong labas. Oh, Grimstroke nga eh, nakakatuwa eh. Kasi OP siya sa umpisa. Tapos ilang days pa bago. Maayos. Oo, manerp. Dawnbreaker. Ayan, mga lumabas na OP noon. Ako, sino bang OP? Pangolier! Demonyo yun. Yung may silence na, may mute pa. Oo. Silence tsaka disable. Pero bottom lane, charge. Sinarjan, pero wala. Pinapolo. Ang nagamit ko atang OP ng mga bagong hero dati na in-spam ko. Pango tsaka ano, Primal Beast. Ah, Primal Beast, oo. Yung Dark Willow, may nabago ba sa kanya? Parang alaman masyado kay Dark Willow na bago. No? Konti. May nerf pa rin, mga dating nerf pa rin sa kanya. Oo, yung damage lang, no? Parang na-rescale. Sa bottom, mga kaibigan. Ayun, MK nga yun. MK, OP rin. Bagong labas, di ba? Ugrong Taya. Ah, okay. Di ba kaya ngayon, nauso yung MK mid dati? First item, Deso. Isang bounded strike sa'yo. Parang kalahati ata bounce. Uy, another charge. Para kay Kishka. Tama nga, Rasmid lang para at least. Kasi parang naiintindihan siguro nila ng game number 1. Guys, yung Lina, hindi natin... Hindi nga nila napapap... Talagang literal, hindi nila napupulahan eh. Free farm, pero tingnan mo last hit ni Karma rito or si Asta eh, ganun pa rin. Well, meron kasi siyang ano, spam. Oh, meron diba? Din. May maubos niya talaga yung corruption, yun talaga yung pinakabayad. Tsaka hindi eh, ambis kasi na attack speed eh. Oo. Uy, pero excellent dito, napitas yung courier. Uy, avalanche, entry toss. Kumakamot dito ngayon si Puck. Suffered some damage dun sa may tower. Rexler does have that bottle. Uy, Kishka, masyadong Kishka. Malalim trying to go for this Lina. No mana naman dito si Lina for that Dragon Slave to try and take out itong si Kishka. Pero, uy, yun lang, hindi nakulong. Hindi nakulong, par. Hindi nga nakulong dito si, ano, si Nature's Prophet. Science. Science talaga. So, dito naman sa may mid lane. Ganun at ganun pa rin yung nangyayari. Actually, lamang pa nga sa last hits itong si Tiny. Ano lamang talaga siya dyan? May 3 grab, tapos melee ka. Sabi, kahit sabihin mong mabagal, projectile lang attack speed ni Tiny, eh, kaso mas malakas talaga kasi damage. Damage? Oo, oh, STR eh. So, doon kasi nalulugi si Pac. Pero ito, another charge para kay Barathroom. Boom, tumama naman. Uy, kukulong ba? Wala. Walang follow-up. Maalat sa bash.
Ano lang, harasaras uy, lang. Pero daw... Ayun, kinulong yung dalawa. Magtabi kayo dyan sa may LSA. Damay-damay na sa ihawan. And that's Kishka. Dead and gone. That's the first blood brought to us by Rivalry. Register now sa rivalry.com/LoponWXC. Grabe naman yung rotation ni Bombi, no? Sakto-sakto, parang... Bayad no, na bayad. Out of nowhere, diba? Parang out of nowhere, nabigla rin siguro yung... Umaala dyan si na pala dito si Bambi, eh, no? Nagulat siguro yung team mag dito. Ano yun? Saan ang galing yun? Wala, biglaban. Biglaban, bigla. Nakakulong sila ng ano eh. Ito yung usap ngayon sa offlane, JB. What do you think dito sa ating rate ban na meta sa offlane? Okay lang, kasi armor. Armor and attack speed. Armor and attack speed. Lalo na ganyan hero niya, NP. Ay, yun talaga nagbe-benefit bayad yung mga yan. Attack speed. Kasi, lalo-lalo na, laning stage kasi so kailangan. Last hit denies. I think yun talaga yung pinaka-base eh. Pero may time na offlane, nauso nga apat na bracer. Nalala mo si Aisha is ice dati, di ba? Halos alam na bracer na nga katabilin dun eh. Eh, gumagana eh, di ba? Pero yung bracer kasi ngayon ang pangit na eh. Wala nang regen eh. Simula nung na-rescale. Na-rescale kasi nag-iba eh. Parang rate ban nga yung pinaka-the-best eh. Yes. Nal, I think may mga magandang hero. Ito ko to. Wala. Pangit na nung Nal ngayon. Yung, sabog ka muna. Patay nga rito, 3 heroes para sa side ng team mag para ma-takedown si Rupido. Si ano? Si Kuya Mo Force. Grabe yung Batrider game niya against sa Blacklist. Batrider siya. So, ang build niya, Tranquil, dalawang Null Drum. Sobrang agad. So, may Windlace pa. Ah, Windlace. Windlace na, may drums na, nakla-Tranquil pa. Napakabilis ng takbo nun. Baga, ang hirap niyang ano, ang hirap niyang habulin din. Pero, uy, may naka-charge ah. Kaso, naka-charge. Will it be too late? Zeal dito, will it be too late? Mamatay! Ang ganda angulo. Pero patay pa patay din. Patay pa din. Eh, was too uy, late. Uy, hindi tumama. Oops, coil. For sure. Ginamit na. For surety. Ang ganda naman dito, na-force yung coil. Pero, bilis lang cooldown eh. Mabilis lang. Sa bagay, yung TP yung kay Phoenix eh. Yun ang lalakad talaga. Lipad. Lilipad talaga. Lipad papunta sa my lane. Pero miracle dito ha, kahit paano. Sabagay, morph. Noong naman kanina na kanina eh. Morph, morph tuloy. Batrider, clock. So, hindi masyadong threat. Lalo na morphing ka, meron kang ability to change the agi to the STR. So, walang way para mapatay ka. Unless tumangka. Yeah. Pero ito, tingnan natin. Hindi siya makapag-charge. Gawa ka na nababat result na sa loob. Again, so much damage from this Lina. Nagme-miss ng bahagya, pero yatap pa din ba? Nagsusustain yung living armor. Pero lumamo na nga ng Dragon Slayer. Pinakadulong-dulo ata yun ah. Dulong-dulo. Dulong-dulo nga yun. Mali pa nga ginama ni Karma yun, nakita mo. Gusto niya tutukin yung mouse niya sa Dragon Slayer, sa hero. Huminto eh, huminto. Dapat talaga sa ground niya tinutok. Buti nga kamo umabot pa. Para magagamit agad, no? Uy, another charge for Karma rito. Kita niya dahil meron siyang ward. Aso, wala kang ulti. Level 3 ka pa lang. Kanina ka pa namamatay. Nag-aalay ka na naman ng buhay. And that's gonna be Karma. Taking the kill. He's now on a killing spree. And I do think ito medyo mga bug. Medyo pangit yung performance ni ano rito. Kanina pa, kahit yung game number 1. No? Oo, ni Kishka. Pero nice rotation by X-Learn. Rupido, na-takedown na naman. Oh, pero wait, Zeal. Meron namang ano yan eh. Panakas itong Phoenix. Pero isipin mo, baliktad ah. Both top lane pa eh. Not kuwa rito. Sa bagay, magigets mo kasi yung bottom lane masyado ng own. Tsaka, yan yung laging ano eh. Yan yung laging hinuhuli sa push. Hinuhuli. Ngayon, nauna. Dari nga, pre-farm si ano eh. Pre-farm si Morph. And lugi si NP. So, saan siya pupunta? Hindi naman pwedeng si Morph yung mag-adjust, diba? Dahil lamang siya sa top eh. Tama. At saka ito na ngayon, siguro iniisip na lang din ng Mid Avenue, no, Boss Jules. Yung Roshan, kung kukunin man nila, at least wala nang TTP-an yung Xerxia na malapit. Diba? Wala nang Tier 1 top tower. Siguro yun nilang pagbabasihan nila. So, shoutout sa inyo lahat, mga tropa. Nakaka-miss daw yung boss yung dating Tekis. Oo naman. Yung, yung kasi sobrang, guys, pag may Tekis na sobrang galing, ako, favorite ko rin yung dati. Pero nga, ano, parang pinang-spam ko. Pag, lalo pag, ano ata, position 4. Grabe, kaya mo pumatay kahit anong core. Kasi sobrang daya. Only yung mines. Oh, only yung suicide.
ano ba yung suicide na? May sirens na, tsaka yung damage isa pa. Eh, meron ano, ano yung last, remote mine. Remote mine. Diba? Magkaiba yung mines, land mines, sa remote mines. Tawa. Yung drums yun eh. Oo. Sobrang daya naman kasi nung dati. Talaga, oo. Para sa akin. Natitrigger mo yung remote, yung proximity mine yung hindi. Kanino yung team guard dito lang. Mga lods? Baka mag-search ako. Okay yung ano nila eh, okay pa rin yung... Siguro kung be-base mo, medyo matagal na kasi magkaka-team yun, Xerxia. Kahit sabihin mong bago si Bombi, kumbaga yung apat magkakambi pa rin. Ah. And sa side naman ng Mag. Medyo all, semi-all-star sa C. Pero bago-bago lang. Medyo bago-bago lang. Kaya magulo pa yung laruan. Oo. Pero Jaja, dead already sa hands nitong si Zil. Medyo maasim nga siya rin. Kahit sa Division 2, hindi ko makita Klings boss. And I, oh, may man katang sa kanya last time. Hello? Malakas siya, si Klings. Diba? Glipnir, ano rin siya eh, holder eh, diba? At the same time kasi, boss, medyo squishy kasi siya eh. Hmm. Same sila ng Lina, squishy. Pero si Lina kasi, nagbe-benefit, may attack speed, at mahaba yung range. Yes. Si Klings, ang benefit lang niya, mayroon range siyang... Range lang? Range, hindi. Yung ano niya, barrage, win mo. Pero kung bibis mo kasi sa health, si Lina kasi may talent ng HP. Si Klinks wala eh. Si Klinks para lang siyang si draw eh. Kung papansin na mas malambot pa. Mas malambot pa. Oh, eh, pero Kishka rito eh. Alay muna si Kishka mga kaibigan. Ilistan nyo na pagkaganyan. And there's gonna be the... Damay SP pa. Dead. Damay pa dito ngayon itong si Kuya Muzil. Medyo mali yung tinipihan niya. That is Jaja taking the kill. Xler on the other hand will be uy, grabe escaping. Rotating ha. Nandito yung okay. Morph Bling. Si pinasama na. Adaptive strike natin. Enough. Way pa. Tipi mo si Merakel. Dapat... Napadalaw nang wala sa oras, sabi guys, anong ginagawa nyo? Napilitan ng pumalag. Napilitan na, pero ito, good naman, maging rotation niya rito sa middle lane. Aha. Uh-huh. Sinasamahan na lang siya dito ngayon ng Myth Avenue para hindi naman din masayang yung ginagawang ikot pero ni Morphling. Karma rito, nag-keeper rin ha. Lalaban pwedeng, na. Pwedeng ma-burst down, pero warded kasi sa mid, so kita ni Morphling yung Lina. Sayang, hindi nila na ano, hindi nila napatay. Uy, kasi Morphling yun interesting eh. Item para kay Pac, going for Bessel. Si Pac? Yep. What do you think na ganitong item ni Pac dito? Bessel, first item, hindi Witch Blade? Siguro kasi may Phoenix, pero sobrang, parang, ano naman, sobrang out of tradition naman. Oo, parang... Pero wait. Avalanche. Siguro kay Morphling kalaban nila. Mukhang patay na naman ata si Kishka dito. Na flame break. Ayun no? Parang and guy on. Kishka dito, mukhang halos lahat ng death sa kanya. Yeah. Maintindi ako po kung may kalaban siya mga kailangan ni Bessel. Like itong Morph. Magigets ko pa. Kaso kompe. Kaso wala eh. Oo eh. Parang, ewan ko. Pero mukhang mag-iba lang. Nakakiwak lang naman eh. Hindi, may earn na siya eh. Ayun lang. May earn na siya rito. Bibiglayin nila. Good drop ng ward. Masisilip naman natin yan, mga idolo. So, for now, Lina, picking up that BKB. Si Jay, nag-comment, BOT na yan, bro. Pag yan, nag-game 3 pa sa'yo, ibang level na kamalas. Ibang level na yung sumpa, pare. Ibang level na nga yung sumpa rito para game 3 pa to. Pero ito, rotation para Xerxia, para itake doon. First tower sa top lane. Munta lang yung mag, controlling the jungle area sa bottom lane. EP out. Para kay bat. Tara sa may bottom lane, bottom. They've spotted Zeal. Flame Break will be there into the last of Overgrowth. Hindi na binigay pa dito nitong si Tropang Trent, pero TP out daw. But no, sabi ni Rupi, that's Zeal taken out. Tumuloy? Okay, tumuloy nga sila. Papalag. Papalag. May egg pa dito si Phoenix. Pwede niyang ilapag mga kaibigan. Okay, Avalanche ito na to. Pero may silence coming from this block. Egg can't be there, pero nilapag pa din. Finally, hookshot will connect. There's gonna be Morphling deleted. Naglao ng ano tuluyan, and that is gonna be Puck trying to escape. Napa-flashlightan. Waning grip patakas, pero wait, there's a toss into that battery assault. Rocket into the face, pero may illusory orb together with the face shift. NP naman tries to TP, look for someone. Nakansin yung dagger ni JG ng rat. Sayang, may arcane siya. Cooldown yung avalanche. Avalanche niya eh. Science para sa side ng Xerxia. Kung naman good. Pero maganda nang patay nila si Morphling. Nabura. Burado. Eh nakita mo yung item ng back. Sabi ko sa'yo eh. Kakaibabe. Kakaibabe yung item ni Xerxia dito. Kakaibabe.
tamang bezel. Hindi ko alam saan niya nakakuha tong bezel na to. May magigets ko pa talaga kung may kalabang ang Morphling. Oo. O may kalabang ang STR na makunat na kailangan mo talaga. Or BB. Kaso kampi mo eh. Kampi mo eh. Parang... Nano ata na mali ata ng tingin. Maintindi ako yung Bara siguro nag-bezel pwede. Kasi yung performance ng Bara. Hindi, baka nabattery siya sa Bara. Lagi kang patay. Hindi mo mabibili ito. Hindi ka makapag-bezel. Hindi ka makapag-bezel. Ako na. Pero mahirap naman kasi yun. Sana 93 minutes ka. Wag, tama ka na. Po, tama ka na, Jay. Dahil ikaw ang next magkakas. Grabe yung laban dun, Western Europe. Sure, 90 minutes ka. Pati daw ano eh. Pati daw yung 3, part 3. Part 4 pala, part 4. Oo, part 4. Eh. O, may part 4 pa. Pa nag 3-way tayo mamaya yung tatlong team, kayo, ikaw ulit. Tutuloy niyo ulit yun. Tutuloy niyo ulit sabi Mike. Ni Mike eh. Ginusto niyo yan eh. Oo, tama. Pero Vessel finally completed for Puck. 16 minutes in. Tingnan natin kung may value nga ba yung Vessel. Dito natin malaman kung saan. Siguro yung tiny lang. Tiny. Oy, or dahil lang doon sa healing galing nung ano. Nung Phoenix. Phoenix. Pwede. Okay. Oop. Batrider na ulit. Ayun. Dalawang Kinoy. Skill. Possible death para dito ngayon kay Batrider. Naputol yung coil pero mga idolo. Egg will be there. Hookshot did connect. Nayari pa nga dito ngayon itong si Kuya Mumpak. And dalawa pa ang naging sagot. Instead of isa lang. Patay din naman pa. Si Kuya RR. Tatlo pa nga yung nadali. Just for one. Ano damay na? Damay. Masyadong pilit or not enough damage for team mag dito para patayin yung isang Batrider. Pero tama yung sinabi mo. Pilit. Pilit. That's the right term. Pilit nila pilit yung pagkakakuha nila dun. And naku, another, grabe naman si Karma. Hindi nahuhuli sa farm. Isipin mo siya na naman yung top 1 na naman dito. Tropa. BKB now for Karma. Almost 10k. Si Boy Morphing nga, kung tutusin, based on performance, ang ganda rin ang performance ni Miracle this game number 2. Pre-farm siya sa top, nakakapatay siya, nakita mo, sumasama nga siya eh, diba? Sumasama siya kahit hindi naman kailangan dahil nga yung kampi niya eh, medyo egul. Pero napakabilis na ito ha. 17 minutes, rush, ang gusto mong mangyari. Pero, mabilis din yung pagkuha ng Xerxia. Uy, pero in-be. Nakatunog si Pak. Nakatunog si Pak. May nakacharge. Kaso na avalanche, matitigilan. May tos into the Laguna. Walang nagawa dito ngayon si Xerxia. Uy, nalaso pa. Nalaso pa nga tumayo sa may ward pack. Ay, kadeha. Si that's Exilern dead. Kala niya warded. Hindi naman warded. May sentry lang sakto yung Xerxia doon. Naka-in-be siya eh. Oo. Sabi ko na itutuloy niya eh. Eh, nakita nga siya doon ni, ano, ni Rubido. Sulit na sulit yung vision na yun. Yes, and that Trojan kill brought to us by Vortex. Yes, sumagabail, go to Vortex Facebook page. Pwede na ba yung mga sentry nga doon ng Xerxia? Oo nga eh. Pero may another sentry pa naman eh. Pero hindi na kasi tutuloy yung pack doon kung sobrang lapit eh. For sure. So... 18 minutes, mga kaibigan. 18 minutes pa lang. Nagwawala na. Yun nga. 16-6. Xerxia. Boss, dude, di ba kasali yung team ng idol kong si Abad? Ano ba team ni Abad? Wala kasi yung balita kay Abad, guys, eh. So... GS siya, eh. Ano ba? Hindi. Yung team ng Seaball, yung team kasi ng Seaball, inalis si Akashi. Umalit si Abad. Oo. So, kasali din akong balita doon. Kasali ba sila sa Division 2? Hindi naman ata eh. Sa Division 2, allows. Wala sila. Oh, ito Division 2. Grind Sky yun. Grind Sky, hindi po sila kasali sa Division 2. So, yun lang po. Wala mga idolo. Uy, nakombo! Ayun na nga. Nawala yung Morphling! Ayun! Naglaho! Ano yun? Abatos! Uy, nadamay pa yung pack ng rocket! Oh my God! What a disaster for Team Mag dito! Uy, teka. Maghahanap pa. Pero alam nila warded. Tinamahan sila ng Rat of Nature. So, auto the ward. Para kay RR yung kanyang tinanim dito. Uy, na-rocket. Aabutan ba rito? May hookshot ba? May dagger na pala. Uy, ang gandang avalanche! Uy! JG! Uy! Oh, there's the toss! Into the rocket. Pwede nang ilista, mga kaibigan. That's JJ taking the kill. Ganun ang ginawa nila. Nagpalit sila. Ay, nag-ano sila dito. Nag-part way sila para mas madami sila makover.
Para sure talaga yung Batrider, meron siya pambition. May dalawa, Firefly tsaka Sticky Napal. Tiny, lahat sa rocket. Uy, pero yun Taka. Lang. Miracle, copying Tiny. LSA will be there. There's the Aegis popped off. Pero wala naman ang pang-control dito ngayon sa Morphling. Iwan sa Dreams. Kuya mo, Karma, BKB TP daw. Pero papalag na lang muna. Palag na. Yatap si Noodles. It's a double for Zeal. Ang hinihintay ng team mag dito para makabawi. Jinjaja, medyo maasim. Nagpa-farm pa rin siya sa mid. Pero wala naman natin siyang... Ay, meron pala. Paper NP. Nandito na. Ayun. Umukshot. Pero teka lang, iniwan sa may cogs dito ngayon si Kuya mong NP, Zeal. Walang tumutulong sa kanya sa loob. Taktay na nga dito ngayon si Tropa, pero... That result helping a lot. Charge in. Vessel for this, Kishka. Pero ang kunat dito nitong si Kuya Clockwork. TP out, but no! Kishka won't escape. Exilearn! Patay pa ba? Naku, patay pa siya dyan. Wala ka ng payship, Tropa. Paktay na nga, kaibigan. And sasama pa dito si Treant. That's... Okay na sana eh. Naka-comeback na sana yung team mag sa top lane. Pero yung paghabol nila kay Phoenix, hindi... Sina nga sila dun? Hindi worth it. Yes, napatay niyo yung support. Napatay niyo ulit yung isang support. Pero naging kapalit is four heroes. Four heroes? Dalawa pa cordon, ha? Dalawang support para sa apat na hero. It's not very good decision. Parang naging bonus pa ngayon, dalawang core para sa side ng Xerxia kung titignan natin maigi. Sabi pumasok sa loob ng cog, yun nga, nagulat din ako eh. No? Nakabag. Si NP? Oh, hindi, si Pak. Si Pak. Nag-orb sa loob ng cog si Pak. Akala niyo, mapapatay niya si Clockwork. Sobrang low naman na kasi, reasonable. Oh, naka-bezel pa ngayon pag eh. Napatay niya kasi si Clockwork, potentially, pwede. Isusunod niya na yung isa. Oo, kaso hindi nangyari ng kunat ni Clock, ang kunat ng ako. Ang kunat ng ako, mga par, yun yung problema dun ni Pak. Hindi niya siya masisisi with that kind of play. Kasi, ano talaga eh, meron siyang vision. After taking this, pwede ko namang isunod yung Batrider. Yun lang. Things didn't go as planned. Zeal dito, napakayaman pala. Red's Glyph near and going for BKB na. So, two farmer. Tama, sa team mag. Two carry. Two carries. Hirap pa din, lumaban. Diba, lagi nakokontrol eh. Pero pwede rito, wala man siyang dagger dito. Pero at least, meron siyang BKB. So. Yeah. Pero kailangan pa rin yun ng dagger para at least to initiate first. And Lincoln para Karma, maganda yan. Siyempre yung charge. Uh-huh. Yung last kill ni Abara, or lalo yung morph nga, di ba? Nasabi mo na pwede kasing mamaya kopyahin, lalo pag may Ags. Mananakawin siya ni stats. Oh no! The Ava, the toss! It'll hold down itong si Zeal. He'll survive for a bit. Kinulong naman na sa puno dito ngayon si Tiny, but he is dead. I mean, how did they know? Courier ata. Or, wala namang vision ng courier eh. Meron pag dumaan. Ay, hindi. Minsan kasi, eto ah, guys, ah, parang ano ito eh, cheat to eh, cheat. Kuwari, lalo pag umaga, sa umaga lang to ah. Okay. Palagsamon kasi ng puno si NP, makikita mo yun sa map mo. Parang tutunog sabihin makikita mo may mga puno. Pero blur. Okay. Pwedeng ganun. Kahit sa Roshan ako, minsan kuwari, lugi kami, tapos yung kalaban, wala kang vision sa Roshan. Tingnan mo, may mga skill ko nakikita. Kahit wala kayo ward. Ah, sabagay. Basta skill lang siya. Pero blur yung kita mo. Pero may skill pa rin. Pag umaga lang. Pag umaga yun. Pero pag gabi, hindi kita. Yan. Complete darkness, mga kaibigan. So mid lane, sinusubukan ni sustain dito nitong si Trent using that living armor. Natos si Tropa. LSA setup won't be that good. Pero patay pa din si Exilearn. Parang, di ko alam ano nangyayari dito ngayon. Parang may hangover ata dito yung team mag, ha? Hindi, totoo, parang ganun nga. Hindi ito yung in-expect ko na magiging, siguro dahil BTS lang, hindi division to, di ba? Pero kahit na eh. Pero kahit na, syempre, ito yung... makakalaban mo eh, potentially. Makakalaban mo, potentially. And, ito yung pinakamaganda practice para sa inyo. Yan. So, tingnan natin. Oh, ayun o, sabi nga dito sa viewers, kahit gabi kita, may isang tuldok na lalabas kapag nagsamo kayo. Ayun. Si Bara. Hindi, huli na yun eh. Pero yun nga, oo. Sakto lang may nagtitipi. Oo, sakto. Kaya napatay pala yung courier.
Pero yun nga guys, kahit sabihin yung dahil sa courier, pero yun pa rin yung totoo yun, yung sa pag yung may mga naitang may nakikita mga skill ka. Kahit ayun nga sabi dito ni Sir Neil, kahit gabi daw meron, pero tuldok lang. Yes sir. Kaya nga, kaya napakalaga sa Dota, kailangan tumitingin-tingin ka, kumbaga malikot din talaga yung mouse mo dapat sa map, hindi lang yung sa screen mo lang. Map awareness. Map awareness nga. So ngayon, Lina. Linkin na siya rito. So wala na siyang way para ma-catch ni Bahara. Okay, siguro high ground na lang. Doon na magkakataro sa high ground. Which is, malakas din naman. Decent naman yung high ground ng ano eh. Yes, medyo malakas, malakas din naman yung high ground na potential dito ng high ground defense nga. Sabi mo nga rito, JB, yung team mag. May Morphling kasi, I mean, nakatakot pa din kahit sabihin natin ano. Pero, isipin mo yun, medyo careless kasi yung Morphling sa ano niya eh. Sa buhay sa niya, shift niya eh, no? Sa shift niya, masyadong sobrang baba. Hindi niya na-expect yung combo. Pero the 3-man soon. Gusto nilang i-burst down si Lina. Pero mukhang over naman ata. Ako, nakita. Inuna yung toss. Hindi na nga ako magpalit. Pero mga kaibigan, nakapag-dive pa din naman. Yun ang nga yung itlog binabaka. So nga lang, yung BKB na sayang. Laso, binigay pa. At ayun naman po ngayon si Kuya mong NP pumapalagsa. Apat kaso lang, bibigyan pa din naman si John. Good coil there. Okay, NP with the BKB still surviving. This is a double kill for Zeal, but still he's dead. Rupido dominating. Uy, nahuli taking pa kasi some po. Damage. Huli pa din dito ngayon si Puck. Damay pa nga ata si RR Natics. RR Natics mag-ingay. Binato ng troso. And look at Rufino going for that deforestation 101. Sinunog ang puno rito. Bakit di napipili yung Baseball Spirit sa pro? I mean, sometimes, napipick siya. Lalo pag may mga ulti-dependent. Situational lang. Oo. Kuwari, ito, Lasso. Pwede ka pumig ng bench kasi swap out. Diba? Oh. Depende kasi, mahirap sabihin na hindi siya napipick. Depende sa mga teams eh. Pero si... Ayun. Delikado siya rito. Ayun. Si JG. May BKB'ng na sayang. Kanina, hindi ko sure ah. Yung nahuli nila si Miracle, yung na Lasso, habang nakalaso siya, naka-steer kasi siya nun. Pero nung ano, bigla nag-ano yung buhay niya? Naglaho. Oo, parang nagkamali yata siya, parang na-agi ata niya. Hindi ko sure ah. Yung kasi yung nakita ko parang sa ambilis eh. Diba? Parang ambilis naman. Kasi kapal pa ng buhay niya nung nakalaso siya eh. Eh, hindi naman makatira si Lina kasi naka... Oh, ano siya eh? Naka-OG. Naka-OG. So, siguro na mistake play na naman para kay Miracle. Teka, Ags na? Ags na si Bombi, pre. Yeah, ayan na. Awkward dito. Pababang. Kitang-kita na lahat. Yes, and early gem na naman para sa side ng Xerxia, para at least. Alam nila eh, sila yung lamang, they need to control the map, para at least hindi masyado makalabas. Ayun yung maganda eh, yun yung magandang ginagawa ng mga, tawag dito, team na nasa advantage. Lalo yung mga ano, tier 1 team. Early gem talaga. Lalo China team din ganun ginagawa. Yes. Sobrang aga. Kumbaga, isa risk, kasi pwedeng malaglang nga, pero at the same time, advantage kasi yung vision. Risk lang naman yun pag di kayo sama-sama eh. Kasi mas mataas yung chance ang ma-pick off kayo. Pero ito. Diba? Smoke play. Four mag. Galing, galing ni Direk. Malilibre ng sanggup yan. So, smokes. Right there. Magkabilang mundo. Ang two teams natin dito. Okay, okay. Alin? January 32 January na guys. January 32. Napakatagal ka ng January. Parang 45 days, no? Pero Xerxia, nag-expire na yung kanilang smoke dito boss, ngayon. Boss, pa-wash out from Palawan. Yan, shoutout sa Sir Miko Ronquillo. Shoutout boss. Sana makapuntang Palawan. Ay, nandyan ako sa 12 to 16 guys. Palawan? Oo. Oh, baka naman. Kung gusto nyo makita, tinginan ako sa mga puno-puno. Minsan nakasabit ako doon. Pero, SP. Pero ito, Rosh, fight. Ay, umalis. Uy, umalis na si SP. Taso, teka lang. Ano nangyari? What? What question mark para kay Merakel? What the hell? Ganyan o, question mark. Napapatanungan lahat, mga kaibigan. Merakel, pumasok sa mali. Nakita na kung ano nangyayari. Kaso lang, mukhang walang. Ano yun? Nakita si Idolo. Gusto niya mag-start ang fights eh. Pero, uy, damay pa si Puck. Damay pa, pre. 3,
Parang zero. Ilista mo na pag gaganyan, ano? Bukang 2-0. Kaya ako napatanong. Eh kami na pa-question mark. Nakita mo na nag-charge si SP. Marami siya nasagasaan. Sumigunta ng waveform si Morph. Ewan ko, anong... Oops, patay pa si Kishka. Ay, sipi mo, apat ang mawawala. I mean, buti naka-TP out. Pero, that's three dead. Dahil lang sa isang error. So, it'll be a free rush. Ewan ko, anong big question mark talaga para kay Miracle doon. Ano ba? Siguro nag-call siya ng go, then hindi aware yung mga kampi niya, siguro. Pwede. Pwedeng hindi natin alam. Kasi ang hirap sabihin eh, na super questionable talaga yung pag-WB niya doon sa Roshan. Crucial kasi yun, guys. AGs yung pinaglalabanan. Oo. At the same time, ang ganda na nga ginawa ni Baran na vision niya yung limang heroes dito ng Xerxia. Siguro dahil doon, makakala niya makakapasok yung Bara. Kaso yung Bara hindi naman nag-charge sa heroes eh. Nag-charge lang dun sa mga creeps eh. So nadaanan lang nila. Tumigo na lang dito itong si SB. So natambangan si Morphling. Ay. I mean, okay lang naman yung pagpasok ni Morph ng ganun. Wala naman problema. Ang kaso, aware kasi yung Xerxia. Oh, ang bilis ng pagkakakuha. Tumalo na agad si JJ rito, yung Tiny. Abatos, tapos follow up ng kung ano mga skill na wala lang. Oh no, katulad nito. Hookshot, dead miss. Pero pa kakag siya rito ay hindi nakapag-illusionary nakapag-joint siya doon sa orb niya kanina. Okay another John. Uy, nahabol siya rito, grabe naman, muntik na. Ayun na, nakita nila nakapag-tinkle na. Rockets, you stop for the vision. Lina pa wala ni stack niya rito, wala ring creep, so sulitin na lang. Uy, sumatanik na ko. Ano, lumaban na naman mga kaibigan, Zeal. Oh my golly, what is happening here? Kishka dying as well. Tier 3 top tower being pushed. Lasso is out. I think it's over. Buyback for those three heroes. Make it 4. And that is it. It's a team wipe. Happy wipe. Happy life. Sabi dito ng Xerxia, and that's GG already. Bye. Myth Avenue. Daming questionable plays sa side ng Myth Avenue. Hindi ko masasabi kung ano ba, outplayed or mas magaling lang ba yung Xerxia? Outmaneuvered, pre. Outmaneuvered. Talagang sama-sama lang yung Xerxia. And, yeah, I think Myth Avenue. Sila yung inaasahan dito kasi Exilern, Merakel, RR, mga Kishka. Mga big names, di ba? Pero suddenly, outplayed para dito sa Xerxia. Pero congrats sa Xerxia. What a beast performance. 2 games. Lalo na dito kay Karma, pati kay JJ na grabe yung performance. And yung mga support din, kung tutusin. Ayun, 11-11 si Kishka. Mag-wish na kayo, mga tropa. 0-11-11. Just to be fair. Kumbaga, precise, walang ano? Pera, pero may 11-11. Yun. Walang pambili. Walang pambili, pero may 11-11. Ako po! Pero yun nga, mga kaibigan, that was our BTS Pro Series Season 14 run for today. Magbabalik ang KuyaNic mayamayang onte para sa ating Western Europe part 3. Part 3 noon ng ating tiebreakers ng Western Europe. That's Tundra Entity and OG Tundra Entity. Iyon na nga ang mga magtatapat to be casted by Jay and Sir Mike. Tutok lang kayo. Maraming salamat. This was JB and Jules. Mukhang na-diffuse ko yung salam ni Kuya mo, Jules, sa ngayon. Tignan natin sa mga susunod niyang cast. Kita kits very soon. Bye-bye.